So, ayan guys, start na tayo guys. Meron ako cold water, 150 grams. And then, imimix natin yung 87 grams na NaOH. Yan yung pampatigas na ating ginagamit na powder. Na mainit siya pag nahalo na sa water. Ngayon, ihahalo naman natin sa oil. So, mag-prepare tayo ng oil. Yan, 300 olive oil, 200 palm oil, and 100 grams na coconut oil. So, dito natin guys, ihahalo yung water tsaka NaOH. Ito, yan. Ihahalo natin para maging lumapot siya pagka na-stir ng matagal. Kailangan natin ihalo yan. Medyo mainit siya kaya dahan-dahan lang guys. Ayan. Can i-temperature natin siya kung magpo 45 degrees ba siya. Kailangan 40 to 45 degrees. Then, gamit tayo ng tools para mabilis siyang lumapot. Kasi medyo matagal ito ikot-ikutin guys. Eh, mga 20 minutes to 30 minutes na paghalo. Kailangan siyang malapot na malapot. Yung pagka ihahawakan mo yung oil is mapekat na siya. Ganun. Kailangan ganun. So, medyo matagal-tagal natin ikot-ikot ito. Kaya gamit na lang tayo ng tools para mas mabilis. Mapapashort din yung time natin. So, ayan. Nagtabi ako doon sa isang cup ng konti. And then, ilalagay ko na dito yung mas marami. Ayan, mga 1/4 yung nasa mas maliit na cup. And then, ito naman yung 1/3 siguro. Nasa 1/3. So, ilalagay natin sa cup. Ayan. Sorry guys, medyo maingay dito. Nandito ako sa labas. So, ayan guys, oh. Ito guys, yung mas maliit. Lagyan ko yan ng color. Ito siya guys, oh. Pipili ako dito sa color. Ito. Yan. Ang kukunin ko guys, yung black. Black. Yan. Ito yung ginagamit ko dati. Ito ang gagamitin ko. Black ang pipiliin ko. Then, imimix ko dito. Ayan. Lalagay natin. Ayan. Ilagay ko na lahat para wala na matira. Kailangan natin stir. Ayan. Tignan nyo guys. Oh, parang ano, marble na siya. Ayan. So, para ma-mix mabuti, gamitin natin yung tools na yan. Kailangan ma-mix mabuti siya. Ayan. And then, ready na siyang ilalagay sa mold. Ayan. Alisin na natin dyan. So, kukunin ko na yung mold. Ayan. Ito yung mold na malaki. Yan yung gagamitin natin, guys. Dito natin siya ilagay pareho. Maghahalo siya dyan. Ayan. So, ito yung normal, lagyan ko siya sa gilid ng black. Dito lang sa gilid. Sa one side lang, hindi ko siya imimix dyan. Basta lagyan ko lang dyan sa gilid, yan. Yan. And then, ibubuhos natin dito sa mold ang laman nitong pinagmix natin. Ayan. Dyan natin ilalagay. Ayan, ibuhos natin siyang padahan-dahan. Ganyan. Hanggang sa maubos yung nilagay nating black. Ayan, tignan nyo mamaya guys ha. Black siya guys, pero pag natapos yan, mag-iiba ang kulay niyan pagka tumigas na siya. Ang ganda niya oh, parang marble na marble siya. Nag-mix yung kulay oh, tignan nyo, ang ganda. Parang tiles. So, ayan. Gagamit ako ng powder naman ngayon. Kukuha ako ng powder, guys. Ito ipapakita ko. Ayan. Ito yung powder na black na makislap siya. Parang crystal. Ayan. Parang silver or crystal, ganun. Maglalagay ako sa screen. Tapos, ibubudbud ko dun sa ibabaw. Parang design niya yan. Ayan, mga 2 spoon lang siya kasi medyo maliit yung spoon niya dahil yung spoon niya is dyan talaga galing. Kasama talaga niyan. Ayan.
Lahat ng ibabaw nyo, lagyan natin guys. Para maganda siya tingnan. Ayan. Kahit sa gilid-gilid, kailangan natin lagyan para pantay. So, ayan guys. Tignan nyo guys. Oh, ang kislat, diba? Then, add natin ulit ng... Ayan. Hanggang sa maubos yan. Ayan. Kailangan natin ilagay lahat. O, diba guys? Parang ang sarap-sarap siya kainin. Pero, hindi naman pwedeng kainin. Kung titignan nyo, napakaganda siya. Oh. Parang lambot. So, ayan. Nalagay na natin lahat. Ilalagay ko lang lahat yung nakapekat doon sa lalagyan para di sayang naman. So, ayan na guys. Nalagyan ko na rin sa ibabaw ng mga crystal na black. And then, mix natin use chopstick sa ibabaw. So, ayan. Takpan natin ng plastic, guys. And then, within 12 hours, after 12 hours, ayan. Ito na siya, guys. Nag-iba yung kulay niya. Naging ano siya, yung copper rusty color na. Yung dating black. Ayan. Nag-iba siya ng kulay. Ang ganda na ng ang ganda-ganda na ng kulay, guys. Tignan nyo. Parang cake. Parang cake ang kinalabasan. Diba? Ang kislap, guys. Parang pag tinitignan mo isa, napakalambot, pero matigas na siya. Ayan. Tatanggalin na natin sa mold para makat na natin siya. Ayan. Ganyan lang siya pagtanggal kasi medyo malambot naman yung lalagyan. Tingnan nyo, tumigas na ng todo. O, diba guys? Ang ganda siya na, o. Oh. Ang ganda ng ibabaw niya. O, oh, parang tiles na tiles ang dating. Crystal siya. So, kailangan natin gumamit ng ganitong tools para makat natin siya, guys. Ikakat natin siya ng kasinlaki din ng sabon. Para pag ginamit natin, eh, hindi naman lahat natunaw. Kailangan natin ikat. May sukat yan siya. Kung gusto nyong mataba, kung gusto nyong mapayat, ayan, pwede nyong i-adjust yung nasa center. Yan. So, ikat na natin. Ganito lang siya pag-cut. Ayan. Press lang natin siya pababa. Hanggang sa makat yung hanggang ilalim. Yan. So, ayan. Oh, ayan na guys. Ganun lang ulit. Ayan. Kakat lang siya natin ulit. Hanggang sa maubos yan. Hanggang sa matapos natin ikat. So, ito guys. Pwede siyang adjustable. Pwede mo siyang panipisan. Ayan, panipisan natin siya para dumami. Ayan. Diba? Ganyan lang siya mag-cut. Maraming ibon dito. Iingay. Adjust natin, medyo maluwag. Ayan, para lumaki, para mahati siya ng tatlo. Para maubos na.
So, ayan na guys. So, tignan nyo. Ang ganda.